okay, ito, ito. Ito naman ha, pagdating po sa... Nawi-weirdoan lang kasi ako dito eh. Ito ha, panoorin nyo to. Hindi siya kinakampihan ko si Kibuloy ha. Again, hindi ko kakampihan yung tao. Okay? Ito lang ay pag may tama, palakpakan. Pag mali, banatan. May nakita ako dito na parang... News 5 naman. Anong klaseng fact-check yan? Sa isang regular Sunday service noong Mayo, gumawa ng ingay ang pahayag na ito ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang sermon. Kaya yung advice ko, yung UP sarado yun. Subsidized by the government. Tignan nyo, pakinggan nyo sinabi niya. Scholarship by the government. Taxes ng tao. Iyan ang ginagasto sa kanila. Pagkatapos, pagpasok doon, magiging rebelde. Kasi nandoon ang mga ahas na NPA. Yan yung pinak-check nila na mali. Hindi naman sinasabi ni Kibuloy, ang buong entire UP ay NPA. Ang sinasabi niya, naandun. Ibig sabihin ng naandun, merong mga NPA na naandun, which is true. Nakikita naman nun natin yan sa mga sumukong kadre, di ba? Saan sila ni-recruit? Doon sa eskwelahan na yun. Doon nun nagre-recruit sa eskwelahan na yun. So anong ipo-fact-check dyan? Tingnan nyo, fact-check ng TV5, ha? Pero hindi lang University of the Philippines ang inatake ng pastor at inakusahan ng pagiging lugar para sa recruitment ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o ang CPP, NPA, NDF. And any other state university, if they are the recruit... Ayan, no? If they are. Ano yung sabihin ng if? Pwedeng oo, pwedeng hindi, kaya nga if eh. Agency of the CPPNP, close them para wala nang magrarally dyan. Ang hatol dyan ng ating mga kasamahang giorno sa alter media, hindi po totoo na recruitment agencies ng mga rebelde... Saan ho sinabi ni ano? TV5, ganga ka dyan, ha? Saan sinabi ni Kibuloy na recruitment agency ang UP o ng mga eskwelahan? Ang linaw ng sinabi. Ang sinabi ng ni Kibuloy, ano sinabi niya? Meron dyan. Ibig sabihin na andun lang, hindi naman sinabi yung buong UP recruiter. Mahina sa comprehension, TV5. Sandali lang. Yung ibang fact-check nyo, okay ako doon. Pero minsan itong fact-check nyo, sablay din eh. Basyado nyo lang pinagtatanggol eh. Tapos kesa yung mga giorno daw, ano pa sinabi? Ang UP at iba pang SUCs. Matatandaang may mga grupo ng mga estudyante ang nanawagan at nagsagawa ng walkout noong Mayo bilang pagprotesta sa resulta ng eleksyon. Mayroon ding mga sumunod na... Tapos biglang niyang kinunik sa pagprotesta. Sandali, saan sinabi ni Kibuloy na... Ang mga NPA ay nagpo-protesta. May sinabi ba siyang ganun? Ang sablay naman ng fact-check nyo to. Fact-check ko kayo ngayon! Fact-check you! Fact-check you! Kesa na inireklamo naman ang mga kapalpakan sa mga presinto noong araw mismo ng botohan. Itong si Pastor Kibuloy, hindi itinago na kontra siya sa mga pagkilos na ito ng mga estudyante. Sa totoo lang, wala namang kaso yung pagkontra ni Pastor Kibuloy. Oh, alam mo pala eh. Pwede tayo magkaroon ng opinyon sa iba't ibang mga issue. Pero problema na ito kung magkakalatagan ng mga akusasyon na walang basihan. Tulad na lang ng red tagging. Kagaya ng dati na nating natalakay na... Ayan na naman po tayo sa red tagging eh. Paulit-ulit namang sinasabi sa inyo eh. The NTFL CAC is not red tagging. Kibuloy is not red tagging. They are just identifying which is sinabi mismo ng kanilang pinuno. Di ba? Sino ba nagsabi? Yung pinuno nila, nakasamahan nila itong mga organisasyong ito. Asan ho yung mga organisasyon na yan? Saan ho sila nagre-recruit? Di ba sa mga eskwelahan? Nakatulad ng UP? Pero hindi naman sinasabing yung entire UP. Ang sinasabi, etong leader nila, na nandyan sa Netherlands, nagpapakasasa, okay? Nagpaparte-parte,
Nagpupunta kaya ng greenhouse club, ano yun? Green bar yun? Hindi, tagtatanong lang ha. Ha? Eh, may mga binanggit siya, the pillars of ano, ito mga to, sinabi niya isa-isa. Diba? Pangalan ng mga organisasyon na kasama sa kanila ang grupo. Anong red tagging doon? Eh, kayo na, siya, yung leader na nga nila nagsabi. Tapos, yung mga grupong binanggit ng leader nila ay naandun sa UP nagre-recruit. Tapos sasabihin ninyo red tagging. Asan ang red tagging doon? Nakutak ko. Anong klaseng fact-checker yan? Mga fact-checker nyo, ha? Baka mamaya pati ko, i-fact-check nyo na. Sinasabi ko lang. Dito sa fact-check, ang red tagging ay ang pag-label sa isang tao o grupo bilang mga rebeldeng kalaban ng gobyerno. Hindi ito biro dahil ang mga nare-red tag, madalas nalalagay sa panganib. Sagot lang ng mga student groups, ang pagpoprotesta ay bahagi ng kanilang karapatan. No law shall be passed abridging the freedom. Sabi nga ito ha, if walks like a duck, talks like a duck, swim, nanchi swimming ba ang duck? Swim like a duck. It's probably a dog. Diba? Ano ang tawag mo daw? Eh di duck na. Speech. Katunayan, ultimo ang commissioner ng COMELEC noong panahon na yon na si George Garcia, sinabi na dapat handa ang pamahalaan at mga opisyal nito na tumanggap at humarap sa kritisismo. Kaya mga kapatid, maging aktibo sa pagsugpo ng fake news. Dahil basta mali at... Ayun, quack like a duck, talk like a duck, swim like a duck, pupu like a duck. Okay, paano ba magpupo ang duck? Kasi gumaganong-ganon ang duck, eh, ba? Pagka gumaganong-ganon. Hindi totoo, dapat itinatama. Oh, hindi totoo yung sinabi ninyo. Fact-check kayo ngayon. Fact-check you! Itong News 5 din talaga eh, no? Sagad din sa buto eh. Sabi ko nga nung, alam mo, nung pinanood, ilang beses kong pinanood yung video na yan eh. Saang part doon, nasablay si Kibuloy doon sa pinakita nila? Don't tell me, nagmamaangmangan at bubulag-bulagan pa rin kayo News 5 na mayroong recruitment na nagaganap sa eskwelahan. Sino ba ang dapat tanungin dyan? Kayo? O yung mga dating kadre? O dating mga opisyal ng NPA? Di ba sila dapat ang tanungin na sumuko na ngayon sa gobyerno at nagtumutulong sa gobyerno? Di ba sila ang pinaka-source kung ano talaga ang saan sila na-recruit? Paano sila na-recruit? Di ba? Dapat silang tinatanong. Sila yung galing dun sa loob eh. Sino source nyo? Kayo. Sino source nyo? Yung mga nagde-deny. Yung mga estudyante, mga nagre-recruit. Siyempre, i-deny niyan. Meron bang magnanakaw na sasabihin niya, hindi, nagnakaw talaga ako eh. Oh, ito, ninakaw ko. Hindi ba, i-deny pa niya, hanggang kaduluduluhan? Hindi ako nagnakaw niyan. Paano mo nasabi nga ako nagnakaw niya? Hawak niya na yung cellphone mo, ha? Paano mo nasabi? Eh, hawak mo yung cellphone ko. Eh, sinecheck ko lang yung message. Sinitingnan ko lobat na. Oh, ito, sayo na, oh. Paano mo sinabing ninakaw ko? Eh, hawak mo na eh. Tapos naglalakad ka ng palayo eh. Naghahanap lang ako ng saksakan para i-check ko kung lobat na. Saksak ko sana. I-charge ko siya. Oh. Mayroon ko nakikita magnanakaw na sabi niya, ako nga, ako nga nagnakaw niya. Ako, ikulong mo na ako. Ikulong mo ako, ha. Nagnakaw ako niya. Ako. May ganun ba? O, sino pa yung tatanong mo? Siyempre yung nagbagong magnanakaw. Nagbagong buhay na magnanakaw, yun na ang tatanungin mo. Bakit? Eh kasi yun, aamin na yun, nagbago na eh. Diba? Pag tinanong mo ngayon, nagbago magnanakaw, oh, magnanakaw ka. Opo, dati akong nagnakaw eh. Oh, ano nangyari ngayon? Bakit na umaamin ka nagnakaw? Nagbago na po ako, gusto ko na magbago ng buhay. Sila yung dapat mong tanungin. Hindi yung mga magnanakaw pa rin hanggang ngayon. Tatanungin mo, magnanakaw ka? Pag sinabi nilang, oo, di kulong sila. Oh. Mamamatay tao ka? Pag sinabi nilang, ah, oh, siyempre, ano pa ba? Anong tatingin mo?
Siyempre, siyempre, sabi niya, hindi ah, huwag na umatay tao ako. Umatay ipis, oo, pero umatay tao, dili. Aamin ba yan? Baka... Nakakain ako, pero ba-genic pa rin julo ko, ah? Oh, next.